Ito na po mga ka-jack of all trades, ating yung ang ating connection, wirings at diagrams ng ating automatic washing machine. Unahin po natin dun sa washing machine motor. Yung motor po niya, pag binaklas po natin na yan, may tatlo po siyang wire. Yung ibang motor po ay iba rin ang kulay. So paano po natin malalaman, no? Ang gawin po natin ay kumuha po tayo ng tester. I-set po natin sa ohms. Ayan, i-set po natin sa ohms yung ating tester. Ilagay po natin sa ohms, yan. Pagkatapos, kumuha po tayo ng papel. Yan. Ilista po natin yung ating mga yung reading, yan. Ito, kailangan po natin ng papel at ng ball pen. Ito na po mga ka-jack of all trades. Ilagay po natin dyan ay red to yellow and red to blue and yellow to blue. Yan. So kukunin, ililista po natin mga readings nito. Magsimula po tayo sa red to yellow. Red to yellow. Ayan. 75 po yung readings niya. Ang 75. Ang sunod, red to blue. Red to blue. 37. Ang sunod po ay yellow to blue. Yellow to blue. 38. Yan. Yan po ang readings niya. Ito. Yung red to yellow is 75. Red to blue is 37. Yellow to blue is 38. So, dito po, kukunin lang natin yung pinakamataas na reading. At ito po ay yung 75. Ito po ay 75, yan. 75 na yan. So, yan sa 75, yan po ay red at yellow. Alin po ang nawawalang kulay dyan? Yun po ay kulay blue. Kulay blue po yan. Blue ang nawawala. So, yung blue ang magiging common po natin. Ang magiging supply. Yan. Magiging common po yan ay yung blue. Ay yung, yung blue ang common. Yan. So, yan na po yung gagamitin natin na line 1. Yan, line 1 na po yan. So, ito po yung ating line 1. Kabitan natin na sa line 1. Yan. At tapos, yung yellow at saka yung pula, automatic po yan. Dito po yan sa capacitor. Kahit magkabaligtaran po yan. Yan. Capacitor po yan. So, yan na po yung kanyang wirings. Ngayon, yung ito po yung diagram na susundin natin. Yan, nasa na yung ball pen.
pong isang linya na ito, ito yung line 1 natin. Nagdiretso po yan dun sa motor, wash motor. Yan, sa wash motor po. At yung isang linya naman, line 2, didiretso po yan dito sa switch. Yan, lagay na po natin sa switch. Ito po ang gagawin natin, line 2. So, diretso po yan dito sa switch. Sa gitna po ng switch, doon sa off position ng switch. Pagkatapos po niyan, i-connect naman natin yung ating spin, yung ating washing timer, yung dalawang wire niya doon sa ating capacitor. Sa capacitor natin i-connect itong dalawa. Ayan. Paano po ba testingin ito? So, ang gawin po natin, ito niya din yung tester, tapos lagay natin sa continuity. Ayan. Tapos lagay natin yung isang test, itong ating isang ganyan ng tester dito sa isang linya, tapos itong kabila, yan, sa dalawa, sa dalawa na yan. So spin, ikot po natin to, tapos ito. Yan, nag-turn na po siya. Pagkatapos po niyan, doon naman pupunta yan sa kabila. Yan, patay na. Dito naman yung kabila niyan. Yan. Pero pag nilagay niya yan dito, wala. Nandito po yan, kabila. Yan. Pag namatay, lilipat uli po yan dito. Yan. Ganyan lang po pag-test niyan ng ating wash timer. Yan. Patay. Lipat sa kabila. Buhay uli. Ayan. Ganyan po siya. Okay. So, ito pong dalawang linya na to, lagay po natin sa linya ng kapasitor. Dalawa. Ayan. Pagkatapos, i-connect naman po natin itong drain motor. Yan. Yung drain motor, ito po yung drain motor. Yung isang line niya po, didiretso po siya dun sa line 1. Sa line 1, which is ito po yung ating line 1. Yan, yung common ng ating motor. Ito, line 1. I-connect po natin yan para sa kanyang supply. Ito. So, tapos itong sa washing machine, yung isang linya, yung kanyang power ng kanyang timer ay i-connect natin yan dito sa ating switch. Yan, connect natin dito sa switch. So dito natin ilalagay sa kabila, kasi pagka inaro natin dito, ito yung mag-on. Yan. Inaro natin dito sa kabila. Dito sa kabila, ito, pag dito natin inaro, ito naman kabila mag-on. So dito natin ilalagay sa kabila. Yan. Okay na to. Tapos ang sunod po nating connection, ito ang ating spinner timer. So itong spinner timer natin, i-connect natin tong dadalawa naman po ang linya nito, itong isang linya dito sa ating line 2, kasama po itong ating drain motor para sabay po siya. Yan. Connect natin siya dito, kasama siya. Pagkatapos, i-connect po natin siya dito sa ating switch.
Ayan, kakonect na po siya sa switch. So, ayan. Atin line 1, line 2. Ayan. So, lagyan po natin ng electrical tape para hindi tayo makuryente. Line 1. Tapos, so, ito po yung nagiging problema ng marami pag nagko-convert po sila. So, hindi po nila alam kung saan ilalagay itong sa spinner. At may nag-comment po sa akin, inilagay ko po kasi yung sa conversion ko, nilagay ko sa kulay dilaw. Ang sabi niya, hindi dapat doon sa kulay dilaw. So, para sa akin po, iba-iba po kasi yung kulay ng ating wire ng motor. Kung Samsung po yan, kung LG, kung Whirlpool, kung kahit ano pong model ng kanyang washing machine, nagbabago din po yung kulay. So, sa LG po, ginamit ko sa aking conversion, LG, kaya sa dilaw ko po siya nilagay. So, itong motor ng pong ito, LG din po ito. So, para hindi po kayo magkamali, gawin nyo na lang po ay try and error. So, kailangan ang ikot ng ating motor ay clockwise para sumama yung drum. Pag counterclockwise, hindi po sasama yung drum. So, kailangan clockwise. Hahanapin po natin yung ikot na clockwise. So, susubukan po natin. I-plug. Saksak na po natin ito. Ayan. So, i-turn on po natin yung ating switch. Ayan. Ilagay po natin sa spinner. So, humihila na po yung ating drain motor. So, it's working na po siya. Pag humila po yan, yan, magbubukas na yung daluyan, yung valve para sa tubig. Magre-release na ng tubig. At, isa pa po, yung clutch niya, mag-engage na siya. Pag nag-engage na siya, kasama yung drum sa iikot pag humila na itong drain motor. So, hanapin po natin kung saan natin ikakabit itong ating spinner timer. So, dito po yan. So, i-try and error po natin. Yan. So, i-connect po natin dito sa kulay pula. Oops, i-on muna ang spinner. Pula. Oh, ang ikot po niya ay counterclockwise kapag nasa pula. Kaya subukan naman po natin dito sa dilaw. Ayan, clockwise na po siya papunta na doon ang ikot niya. Clockwise. So kulay dilaw po natin ikakabit. Tong kabit po natin sa kulay dilaw. Tapos ating okay na po siya. Testingin naman po natin siya. Ayan. Plug po natin na ganyan. Pag sinelect po natin is spinner timer, yung spinner, automatic ihila po si drain motor. Ayan, umihila na po siya. Oh. Ayan, magbubukas na yung valve ng tubig at mag-i-engage na rin yung clutch. E tapos pag pinihit natin yung timer niya, spinner timer,
iikot na yung ating drive, yung ating motor, para kasama na po yung drum sa pag-ikot niyan. Yan, na spinner na yan. Yan. Pag pinatay naman natin, automatic babalik yung sa valve para mag-stop yung tubig. Subukan naman po natin ang washing timer. Yan. Pag on natin siya, hindi pa po gagana yan. Pag in-on pa rin natin tong timer, saka pa lang siya gagana. Ayan. Namatay siya, babalik ulit ng ikot. Ayan, balik po ng ikot. So, yan na po mga ka-jack of all trades. Yan na po ang kasimple ang ating wirings ng ating automatic washing machine converted to manual.